Makinig mga taga-Ninive. Malapit na ang araw ng katapusan ninyo. Mawawasak ang Ninive mula sa isang napakalakas na puwersa mula sa langit na kailan may hindi pa nila nasasaksihan. Hindi ito maitutulad kahit pagsamahin pa ang lahat ng giyerang nilabanan nila. Jonas, kung ang Diyos ay nagpakita sa iyo ng awa... Oo nga, sinagip ka niya doon sa bagyo! At pagkatapos, inilabas ka niya mula sa tiyan na malaking isda. Bakit hindi niya maaaring ibigay ang awang gaya nun sa mga taga-Ninive? Eh kung kagustuhan naman nila magbago. Huwag niyong sabihin ang mga salitang yan! Hindi sila karapat dapat patawarin ng Diyos! Kahit pahilingin namin yon ng buong puso. Propeta, narinig namin ang sinabi mo. Nag-aayuno kami at nagsuot ng sako. Naupo kami sa abo para ipakita ang paghingi namin ng kapatawaran na kamamangha. Dahil nakinig ang buong Ninive sa inyong mensahe mula sa makapangyarihan hanggang sa karaniwang tao. Hindi ito maaari! Pati na rin ang hari nakinig sa sinabi mo. Taga-Ninive, ngayong araw na ito ay pinoproklama ko, walang dapat kumain ng anuman. Wala ring iinom maging tao o hayop. Lahat ng tao at hayop ay magdamit ng panluksa. Taimtim na manalangin sa Diyos ang bawat isa. Pagsisihan ng lahat ang nagawa nilang kasalanan at iwan ang masamang pamumuhay. Baka sa paraang ito ay mapawi ang galit ng Diyos. Magbago siya ng kanyang pasya at hindi niya na ituloy ang balak niyang pagpatay sa atin. Talagang mukhang may ikinagagalit si Jonas. Eh kasi, ika-apat na pong araw na at nagsisi na ang lahat. Hindi ba't sinabi ko na bago pa ako umalis sa lugar namin na gagawin mo ito, Panginoon? Yan ang dahilan kaya ako tumakas papuntang Tarsis! Dahil alam kong mahabagin at mapagmalasakit kang Diyos. Hindi ka basta nagagalit at punong-puno ka ng pagmamahal. Handa kang magbago ng isip at hindi na sila paparusahan. Mas gugustuhin ko pang mamatay kaysa sa mabuhay!